Today's Gospel, Saturday, October 30, is taken from St. Luke, chapter 14, verse 1, verses 7 to 11. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the table. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at the table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man." And then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Paulo Fresnoza, Sower. Kapag usapang humility, pagbasehan natin ang nagtagumpay dito, ang ating Panginoong Jesus. Kapag babalikan ng kaunti sa Lucas 2:7, sinasabi sa atin na noong si Jesus ay dumating sa mundo, walang lugar para sa Kanya. Kaya namuhay at nakipagsiksikan siya sa mga mahihirap at mababa. Itong kababaang loob na isinabuhay niya ay nagbunga ng Kanyang kaluwalhatian. Ire-relate ko sa ating mga nasa charismatic community o mga nasa simbahan o kahit pa may kinabibilangang komunidad. Ang kababaang loob ay ang susi para magpanatili ng isang relasyon. Ang pride ay cancer na sisira ng pinakamatalik na relasyon kahit pa sa pamilya o kaibigan. At lakas loob kong sasabihin, pati na ang relasyon sa Diyos. Isa sa mga natutunan ko sa pagiging bahagi ng isang maliit na community, ito ay binubuo ng mga makasalanan, hindi perpekto, nakakasakit na mga tao, maarte at matampuhing individual. Ngunit, may ngunit yan ha, nagsusumikap, nag-iintindihan at nagpupursige para magmahalan. Lalo't higit ito ay nahugasan at pinagbubuklod ng banal na dugo ni Jesus. Imposibleng maging perpekto ang isang community o maiwasan ang mga hindi pagkakasundo-sundo at magkasakitan. Gayunman, ang makokontrol natin ay ang ating tugon kapag lumilitaw ang mga bagay na ito. O maaari nating piliin na tumugon ng may pagmamataas. Nawa ang ating piliin ay iyong magbubunga ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Tanggalin mo, Ama, ang aming yabang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.